Magandang araw mga bata. Muli, ako si Ma'am Rona, ang guro nyo sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin ang ating pag-aaral. Inaasahan na ang aralin na ito ay malilinang sa inyo ang sumusunod na kasanayan. Nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Mula sa code na F5WG-4A-13.1. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangungusap at ang mga halimbawa o uri ng pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay mga lipon na mga salita na nagsasaad ng buong diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang simuno, at panaguri. Mga uri ng pangungusap. Pangungusap na pasalaysay, pangungusap na patanong, pangungusap na pakiusap, pangungusap na pautos, at ang panghuli, pangungusap na padamdam. Unang uri ng pangungusap ay ang pangungusap na pasalaysay. Ang pangungusap na pasalaysay ay isang pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Narito ang isang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Ang pamilyang Santiago ay mamamasyal sa parke. Mapapansin ninyo na ang pangungusap ay nagtatapos sa tuldok. Isa pang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Tingnan ang screen mga bata. Ang sinasabi dyan na sabay kumain si Nariko at Rika. Mapapansin ninyo na ang pangungusap ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Ang huling halimbawa ng pangungusap na pasalaysay ay ang bata ay tumatakbo. Pangalawang uri ng pangungusap ay ang pangungusap na patanong. Ang pangungusap na patanong ay pangungusap na nagtatanong. Ito ay gumagamit ng bantas na tandang pananong. Narito naman ang halimbawa ng pangungusap na patanong. Ang pangungusap ay, kailan kaya matatapos ang COVID-19? Makikita nyo mga bata na ang pangungusap ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. At tinatanong niya ito kung kailan daw matatapos ang COVID-19. Sunod na halimbawa ng pangungusap na patanong. Ang pangungusap natin ay, ano ang ginagawa ng lalaki? O anong ginagawa ng lalaki? Ibig sabihin, tinatanong nila o tinatanong natin kung ano ang ginagawa ng lalaki sa screen. At ang pangungusap, mga bata, ay nagtatapos sa tandang pananong. Sunod na halimbawa ng pangungusap na patanong. Ang pangungusap natin ay, saan naglalaro ang mga bata? So, ibig sabihin, tinatanong kung saan naglalaro ang mga bata na makikita nyo o nakikita nyo sa screen. Sunod na halimbawa ng pangungusap na patanong. Ang ating pangungusap na patanong ay, ano ang dinidiligan ni Mika?
So, ibig sabihin, tinatanong kung ano ang dinidiliga ni Mika base sa nakikita niyo sa screen. Ang ikatlong uri ng pangungusap ay ang pangungusap na pakiusap. Ano nga ba ang pangungusap na pakiusap? Ito ay nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan din ito ng magagalang na salita upang makiusap. Maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Narito ang isang halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Makikita niyo sa screen, may isang bata na kumakatok sa pintuan. Narito ang ating halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Pakibuksan naman po ang pinto. Sunod na halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Pakiabot naman po ang ulam. Narito pa ang isang halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Pakitulungan naman po ang matanda sa pagtawid. Ang pang-apat na uri ng pangungusap ay ang pangungusap na padamdam. Ang pangungusap na padamdam ay nagsasabi ng matinding damdamin gaya ng tuwa, lungkot, pagkagulat, paghanga, panghihinayang at iba pa. Narito ang halimbawa ng pangungusap na padamdam. Ano ang nakikita nyo sa screen, mga bata? Magaling! Gagawan natin siya ng isang pangungusap na padamdam. Naku! Nasusunog ang bahay ni Aling Mina! Sunod na halimbawa ng pangungusap na padamdam. Wow! Ang ganda naman ng damit mo! Sunod na halimbawa ng pangungusap na padamdam. Wow! Ang galing-galing niyang sumayaw! O diba, mga bata? Makikita nyo ang batang sumasayaw sa screen? Kaya kahit sino, pag nakita siyang sumasayaw, masasabi ninyo na talagang siya ay magaling. Ibig sabihin, ang pangungusap na padamdam ay may kasamang paghanga. Ang ikalimang uri ng pangungusap ay ang pangungusap na pautos. Ang pangungusap na pautos ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa bantas na tuldok. Narito naman ang halimbawa ng pangungusap na pautos. Magsibak ka ng kahoy. Sunod na halimbawa ng pangungusap na pautos, kunin mo ang mga sinampay. At ang ating huling halimbawa ng pangungusap na pautos naman ay, ayusin mo ang mga aklat. Handa na ba kayo? Subukan nating sagutin ang mga pagsasanay na nakapaloob sa araling ito. Para sa panuto, tukuyin ang uri ng pangungusap. Isulat ang letrang PS kung ito ay pangungusap na pasalaysay, PT naman kung pangungusap na patanong, PD pag pangungusap na padamdam, PU naman kung pangungusap na pautos at PK kung ang pangungusap ay pangungusap na pakiusap. Okay, mga bata, mag-umpisa na. Sagutin ninyo ang mga ibinigay na pagsusulit. Tapos na bang sagutan, mga bata? Kung hindi pa, bibigyan ko pa kayo ng ilang segundo para tapusin ang ating pagtataya. Tapos na ba, mga bata? Ngayon naman, tingnan ninyo ang mga susi sa pagwawasto. Kunin ang papel ulit
at tingnan ninyo kung tama ang inyong mga isinagot. Marahil, lahat kayo ay nakakuha ng 10 puntos. Magaling, mga bata! Mga bata, lagi niyong tatandaan na ang pangungusap ay mga lipon na mga salita na nagsasaad ng buong diwa. Narito ang mga uri ng pangungusap. Una, ang pangungusap na pasalaysay na ang ibig sabihin ay nagsasalaysay o nagkukwento at nagtatapos sa tuldok. Sunod, pangungusap na patanong. Ito ay pangungusap na nagsisiyasat o nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Pangungusap na pautos, ito ay naguutos at nagtatapos sa tuldok. Sunod, ang pangungusap na padamdam, nagsasaad ng matinding damdamin at nagtatapos sa tandang padamdam. At ang panghuli, pangungusap na pakiusap, ito ay nakikisuyo o nakikiusap at nagtatapos sa tuldok. Ayan mga bata, lagi nyo sanang tatandaan ang aralin na ito. Muli, ako si Ma'am Rona, ang guro nyo sa asignaturang Filipino. Hanggang sa muli, paalam!